Hello guys! So, hindi ako gumagawa ng assignment o project sa school ha. Naglilista ako ng nakaka-stress sa aking isip. So, kung gusto mong mag-umpisa ng business, ito, sabi sa isang commercial, great things start from small beginnings. Napatunayan na rin yan ng big corporation with humble beginnings gaya ng Apple, Microsoft, Amazon, Jollibee, SM Supermalls, National Bookstore at kung ano-ano pa. Nagsisimula yan sa isang idea, isang problema at tamang motivasyon. Halimbawa ang Facebook na nabuo dahil sa idea na i-connect ang mga estudyante sa isang university from their founder Mark Zuckerberg built his empire from the ground up. Kaya kung meron kang business idea, huwag mong unahan ng takot at duda. Tingnan mo kung paano mo ito pwedeng i-execute. Posible ba? May puhunan ba? May market ba? Kaya mo ba skill-wise and emotional-wise? For potential new business owners who are brave enough to take the first step, congratulations! Lahat naman yan dyan nagsisimula. Bago ang lahat, iyakin mo muna sa sarili mo na handa ka. Mas mahalaga ang dedikasyon at commitment kesa ano pa mang aspeto ng pagninegosyo. Gano man kaliit o kalaki ang negosyo, may kaakibat yan na sakripisyo. Asahan mo na mag-iiba ang day-to-day ng buhay mo at habang lumalaki ang negosyo, tumitindi rin ang mga pangangailangan nito. Posibleng tumaas ang levels ng stress at anxiety. Pwedeng mabawasan ang oras ng tulog at kapag hindi na i-manage o balance ng maayos, posibleng makompromiso ang personal relationship. Bukod sa financial, handa ka bang mag-invest emotionally? So ito guys, kaya ganyan na itsura ko dahil super emotional ko talaga sa sitwasyon or sa stage ko ng pagbibusiness na ito. So lahat na pagdadaanan niya, kaya mga sisi tayo na at sabay-sabay na tayo. Okay? Alright. Magpakatotoo tayo mga sis. May puhunan ka ba? Kasya ba? Sa pagsisimula ng negosyo, mas maganda na i-overestimate ang cost kasi naman mabitin ka. Kung dati ka na may savings mula sa sweldo mo, very good. Malaking bagay na di ka magsisimula sa utang. Ang iba maswerte na may kaibigan o kamag-anak na sasagot o magpapahiram ng kapital. Ang iba naman kinakailangan mag-loan sa banko, personal loan ang pinakamadali dito. Keep it smile, keep it simple. Ika nga, simplicity is beauty. Totoo yan, kahit sa pagninegosyo, kung meron kang small idea para solusyonan ang isang pang-araw-araw na problema, huwag mo nang komplikahin. Halimbawa, gusto mo lang magtayo ng pwesto sa harap ng bahay niyo para magbenta ng mga pang-merienda dahil kailangan pa mag-tricycle ng mga kapitbahay mo para lang dito, ayos na yun. Kapag bigla mong sinamahan pa yan ng sari-sari store, bigasan o free delivery na service, ginagawa mo lang komplikado ang lahat. Always simplify. Habang nagiging komplikado kasi ang isang idea, humihirap itong gawing realidad bukod pa sa tumataas din ng cost at mas mahirap i-market. Remember to start small and narrow your focus. So parang gusto kong mag-break time ha. Kasi ito, tingnan nyo naman yung oras, it's 3 a.m. in the morning. So, ako ay iniisip ko ano bang gagawin ko for today's video. Ito ang aking table, flex ko lang na super gulo, hindi ko pa na-organize. And then ito yung aking lagayan ng coffee. Ayan, so naubos na kasi mga snacks ko, meron na lang ako ditong Energen. And itong gatas and then syempre siguro magkakape ako. Ito yung kalahati kasi kalahati lang talaga ako mag-coffee. So ayan, so nasanay na kasi ako talaga na kalahati lang. Okay? Bye. Ayan, nakabalik na ako. Sorry, hindi ko na kayo sinama. So let's coffee na for our break. Hindi pala. Coffee while working. Alright, bye-bye.